Kailangan po po sa inyong lahat. Ako po si John Cruz at sa hapon po ngayon ay nabigyan ako ng pagkakataon para i-honor si Kuya Tony Panahon. Naku po, yun pa naman ang ayaw na ayaw ni Kuya Tony. Isa po yan sa mga katangian ni Kuya Tony, yung kanyang pagiging simple at yung kanyang humility. Naalala ko po noon talaga nagkasundo-sundo, gagawa raw ng surprise party para kay Kuya Tony. At hinanda na po yung party sa Renaissance at kung ano nung mga excuse na ginawa ni ng mga tao para mapapunta po siya doon sa ating party. Nung pagpasok po sa Renaissance, andyan na. Pagbukas ng pintuan, si Kuya Tony po hindi nakahanda, naka-shorts lang at saka ayaw na ayaw niya yan. Bigla lang sigaw, "Happy birthday!" Alam niyo po yung ngiwi ni Kuya Tony, parang pinipilit na niya ngumiti na lang. Talagang hindi niya inaakala at hindi yan talaga ang kanyang puso. Ayaw na ayaw niya yung siya ay napaparangalan. Parte po yan ng pagiging humble ni Kuya Tony. Kaya po, sorry po Kuya Tony, nautusan lang po ako ngayon. Pero totoo po talaga na si Kuya Tony ay napaka-humble. Pero isa pa po sa mga bagay na talagang hinahangaan ko, lalo na pag nakukuwento si Kuya Tony, ay yung kanyang wisdom. Kasama po din sa wisdom na yan ay yung discernment and consultation. Madalas po may kwento niya na sa pag nakikipag-usap daw siya sa mga kasosyo niya o kaya sa mga mini-mentor niya, tinutulungan niya, sinasabi niya, alam niya, dapat i-discern muna natin yan. So nagugulat to yung mga kasama niya sa discernment. Ano yung discernment? Until finally maintindi nila kung gaano ka-importante yung mga discernment na binabanggit ni Kuya Tony. At kamukha po nung ating Ligaya Center, na itayo po yung Ligaya Center po yun, was born out of discernment and consultation na talagang kinukonsulta niya ang mga tao. At kinakausap niya sila Father Salanga, of course, si Father Herbs, Kuya Big, ang mga leaders. And discernment and consultation really brings out the wisdom that he needs in order to lead God's people. Ang isa po sa katangi-tangi pa ay yung kanyang compassion para sa mga maliliit. Alam niyo po na lumipat yung Ligaya Center from Pasig to Taguig. Alam niya po na yung aming mga maliliit na mga empleyado doon ay madidislocate in many ways. Kaya sabi ni Jun, computein mo nga kung magkano ang magiging dagdag na gastos ng mga tao kapag sila ngayon ay pumapasok na sa Taguig at madadagdagan na yung kanilang pang-araw-araw na mga pamasahe. Kitang-kita ko po kung paano siya concerned, yung kanyang compassion para sa mga maliliit. Pero po akong secret sa inyo, no? Huwag niyo na maikukwento. Napakarami pong natulungan ni Kuya Tony sa pagiging garantor niya okay, doon sa mga maliliit na kailangan ng puhunan. Meron po tayong guwardiya sa Ligaya Center, si Fidel. Lumapit Kuya Tony, pwede ba akong tulungan? Gusto kong makabili ng motorsiklo, pambiyahe. Alam niyo po nangyari, tinulungan at tinulungan ni Kuya Tony yun. Nung huli kami nagkausap ni Fidel, sabi niya, Sir Jun, mukhang magpapaalam na ako sa Ligaya, hindi na kaya nung asawa ko i-manage yung aming mga motorsiklo, mga tricycle. Sabi ko, ba't ilan na ba ang tricycle mo ngayon? Ayun pong fully paid, mga 16. Sabi ko, at saka po yung hinuhulugan ko, siguro mga 5, parang ganun. Lahat po yun, dahil sa tulong ni Kuya Tony. Alam niyo po, isa lang siya sa kwento ng marami. Maraming tao po ang natulungan ni Kuya Tony, kaya ako po'y hangang-hanga. Personally, anong natutunan ko kay Tony sa dami ng mga itinuro niya sa akin? May isa po akong special na natutunan sa kanya, yung tinatawag na memo to file. Sabi ko, ano yun? Sabi niya. Yung pong ligaya, noon po ay nakapagbenta ng lupa. At nung maibenta yung lupa, nagdesisyon po ang mga leadership na yung proceeds noon ay gagamitin naman para naman mabayaran yung mga separation at retirement yung mga kapatid natin sa Word of Joy. So, naging inasikaso lahat yun. At pagkatapos na sabi sa akin ni Kuya Tony, John, gumawa ka lang isang memo to file at sabihin mo kung ano yung nangyari lahat dito, anong diskusyon, anong desisyon, paano ginawa ito. Sabi ko, Kuya Tony, ano po yung memo to file? At parang gumagawa ka lang ng kwento, i-memo mo at i-file mo, sabihin mo lahat kung ano yung nangyari, anong mga detalye, saan, magkano, paano, and all. Tapos nilagay mo lang, memo to file, i-file mo sa filing cabinet. Ah, opo. Sino po mabasa nun? Wala.
Pero darating araw, kakailanganin mo yan. Alam niyo po, yun yung kauna-unahan at kahuli, walang memo file, memo to file na ginawa ko. Pero siguro mga after 10 years, may tumawag sa akin sa center. Sir June, may nagtatanong dito kasi yung may auditor tayo, nakita noon meron tayo property, tapos tinatanong, asa to property to? Paano nangyari dito? Ano? Ah, sabi ko, madali yan. Gusto mo yung filing cabinet natin at hanapin mo yung aking memo to file number one. Alam niyo po, nagulat sila lahat ng kailangan nilang malamang detalye na doon sa memo to file. Okay? Dahil natuto akong mag-memo to file. Salamat po, Kuya Tony. Kung meron po akong isang na talagang nakitang natutunan sa inyo at talagang hinangaan ko sa inyo in terms of a legacy, sabi, ano ba legacy ni Kuya Tony sa ligaya? Sabi niyo, ah, syempre, yung Ligaya Center. O naman po yun. Pero ako po, ang nakita kong legacy ni Kuya Tony sa Ligaya ay yung kanyang modelo ng pamumuno. Para po siyang si St. Joseph. Year of St. Joseph po ngayon. At siya po ay dumating ng tahimik na tahimik sa Ligaya and he rose up and took on the leadership at a time na kailangan siya. Ginampanan niya ang kanyang trabaho at nang matapos na ang kanyang termino, he went quietly back and blended back to us as if he was not a senior head coordinator. At patuloy po siyang naglilingkod sa paraan na makakaya niya. Kuya Tony, isa ka pong modelo ng pamumuno para sa aming lahat. Maraming maraming salamat.